So habang pinapatuyo natin yung album cover natin, so medyo makapal yung nilagay nating glue para medyo makapal din yung protection niya. So basa pa siya ngayon. So hopefully wag siyang mahulugan ng butike, kasi kung nahulog siya doon dahil sa makapal-kapal yung glue na yon, may additional accent tayo or style dun sa ating book cover. So hopefully wag naman sana, or kung ano man yung mahulog doon, wag naman sana. So nagprint na ako ng mga pictures ni Aldrich. So medyo madami-dami tayong pictures na na-print. Dami yan. Iba-iba. Nilayout ko na rin siya. And also yung template na ginawa natin. Yan. Actually I have 4, sabi ko diba, 4 templates. So meron tayong PJ mask, Robocar poly, meron tayong Tayo bus, and Paw Patrol. So baliktaran siya. So yan yung magiging pages natin. Makapal yan, parang libro. Yun. So may part na hindi maayos, pero okay lang yan. Punas-punas na lang tayo. Okay na siya. Na-cover natin siya. Kakat naman natin siya. Perfect. Yung sa akin yung layout na ginawa ko, kung mapapansin nyo, may shadow siya sa gilid. Para lang makita ko saan yung edges. So may gusto ko may white border pag pinaste dun sa template natin. Kita nyo ba? Kita nyo ba? Cute ng baby. Cute ng baby. Now, sasabi sa inyo, hindi ako perfect mag-cut eh. Yan, ito pa. Though cute si Bebe. Maliit yung margin. Yan. So, mamasterin natin yan. So, I'll be doing this for the rest of, for all the pictures that I've printed. Nagawin natin siya. And then, ikakat natin siya. Yan. So, bubutasan lang natin to. So, sukat naman na to. Ganyan lang siya. Tapos sa kabila. Yan. So, na-measure ko naman na siya. Ganyan lang siya. 4 na butas. Nakakasya dun sa ating cover. Ayan, guys. So, tapos ko nang ikat yung mga pictures ni Aldrich ng bibi ko. And then, tapos ko na rin butasan yung ating mga pages ng ating album. Yan. Butas na rin siya. So, ang gagawin na natin next is ididikit na natin tong mga pictures, itong mga pictures dun sa mga pages. So, gagawa lang tayo ng sample. Nakapag-create na ako before, or nung nagpapatuyo ako, nakapag-dikit na ako ng iba. And also, yun, kailangan lang natin lagyan ng adhesive yung likod niya. Ang ginagamit ko is double adhesive. Konti lang yung ilalagay natin. So basically, cut lang tayo. And of course, tuyo na rin yung ating cover. Sobrang tuyo na siya. So itutuloy na natin yung dapat natin gawin sa cover. Yan, sa pagdikit, kailangan yung edges. Yung edges nito, or yung sides nito, mas malayo kaysa dito. Mas malapit dito, mas malayo dito. Kasi dito nakalagay yung screws natin, or dito natin siya i-screw sa part na to. Ay, nakikita yan.
So, dito natin siya i-screw. So, dapat malayo dito yung mga pictures natin kasi most likely yung part na to ay matatakpan pag nililipat natin ang page. So, dapat mas malayo siya doon. So, dapat parating dito siya eh. Ayusin nyo na lang yung hindi masyadong pantay. Okay. So, basically ganyan. Nakapagdikit na ako ng madami. Ayan. So, mapapansin nyo mas malaki yung part na to. Okay. So, ito na yung ating trabawin. So, lagyan na natin ng mga accent. Nag-cut na ako ng mga pwede nating idikit doon sa ating front cover. So, nag-print na ako ng pangalan ni Baby. Tapos, ididikit lang natin to dito. Aldrich. Medyo i-ano natin siya. Napala ito. BB Aldrich. Dikit na natin. So, i-glue stick ko lang siya. Medyo maingat lang tayo sa pag-glue stick kasi mainit. Nakailang paso na kaya ako. Glue stick. Yan, BB Aldrich. Ngayon naman, itong ating mga ginupit na mga characters. Yan. Sa gitna naman. Yan, parang ganyan. Okay. So, glue stick yung gamit ko dito kasi hindi smooth yung surface nung ano natin, nung book cover natin. So, kung glue yan, medyo bako-bako siya. Baka hindi dumikit totally yung glue. Okay. Yan. So, lagay na natin si Catboy at saka si Gecko. Ayan. Yan. So, nadikit na natin sila. Ngayon, diyan natin yung picture ni Aldrich. Dito. Yan. Oh, diba? Yan. So, ididikit na natin siya. Hindi pala masyadong madikit sa felt paper yung ano, double adhesive guys.
Almost done. So, lagyan na natin ang accent tong bottom part. Actually, lalagyan ko to ng mga buttons. Ayan. Digit na natin mga buttons natin. So, also, bumili ako ng flower wire. Sa Shopee ko ito nabili. So, gagamitin natin to sa I bought couple of colors. Gagamitin natin to sa next project natin, pero kukuha lang tayo ng konti para accent dito sa ating project today. Yan. So, didikit lang natin siya ng blue. Kasi I thought of something, or I thought of adding something at the bottom part kasi yung top part natin ay may mga clouds na. So, para hindi lang bare yung bottom part. Ayan. Guys. Tapos na. Nalagay na natin ating halaman. Yung next natin gagawin is yung pop-up. So, gusto ko pag in-open may mag-pop-up up dito na mga characters and picture ni Aldrich. Yun yung gusto kong i-achieve dito. Kaya ang ginamit ko dun sa pang-bind niya is yung post screw. Kasi mas madali lang kung nakaring to eh. Pero since gusto ko nga ma-achieve yun, hindi, feeling ko hindi ko siya ma-achieve kung nakaring type siya. Kaya ipo-post screw ko siya. Bubutasan lang natin yan katulad ng ibang mga pages natin. Yan. Perfect. Yeah. Yan. So once again, meron naman tayong puting tela and then yung ating dark blue na tela na ilalagay natin dito sa likod. So same process lang yung gagawin natin, no? And guys, so tapos na yung ating insert page. Okay na siya. Nalagyan na natin siya ng tela. Ganun pa din naman ang ating process. Ayan. Okay na.
Tapos yung ating cover. Takpan na natin siya. So, ang gamit ko dito is yung long na mismo. Kinat ko lang siya ng konti sa gilid para mag-fit, para well-covered yung ating inside cover. Oops. So, yung itong part, lagyan na lang natin ng double adhesive para madikit din siya. Okay. Ito yung gusto kong mangyari sa photo album ng baby. Ayan, nakikitig. At least, ayan na yung general idea natin. So, ang kulang na lang natin is yung pop-up natin. Which is, yan, gagawin na natin siya. So, yan. So, basically, yan, ganito siya. So, pag in-open, ganito dapat yung makikita sa kanya. Ayan guys, so nadikit na natin yung lahat ng mga kailangan nating mga pop-up characters and materials. So hindi ko palang nalalagyan ng trigger para talagang totally mag-pop-up sila. And basically ganyan itsura niya. Ayan. So hayaan muna natin siyang patuyuin. So habang pinapatuyo ko siya, in-start ko na rin yung back part niya. So nag-print lang ako ng picture na cute na picture ni Aldrich, nilagyan ko ng cold laminating film and then binilog ko lang siya. And then ayan, gumawa lang ako ng star. So basically itong star na to is parang ano lang siya, accent lang siya. So ang ginagawa natin is hinihiwaan lang natin yung ating illustration board. Hindi lang kasi din ako sanay gumamit nitong knife na to. Okay lang naman yung irregular shape. Maganda din naman yung irregular shape. Hindi tayo palaging perfect shape. Yan. So, tapos niyan, lagyan lang natin ng mas maliliit na accent na stars. Gamit ang ating liquid eraser. Correction pen.
Awesome! Yan. So basically yan. Okay na yan. So ayan guys. Ayan, nadikit ko na yung ating mga triggers. Yung ating mga characters. So nagpa-pop up na siya. Though hindi naman siya perfect pero at least nagpa-pop up na siya. Medyo challenging tong part na to sa, as I have mentioned before, no. I have not done it before. Naisip ko siya, nagtry ako ng ibang mga ways to do it. So parang ganito yung magiging itsura niya. Yan, pop up. One more thing. Since medyo bulky, magiging bulky yung ating photo book or photo album, sorry. Kanina pa ako photo album. So I made a string or naglubid lang ako ng yung pangganchilyo. Yan, magbubutas lang ako dito sa part na to and then magkakabit lang ako dito ng something na gagawin natin siyang lock. Iikot lang natin siya para naka-close pa rin yung ating photo album though bulky siya. Okay, butasan lang natin. Ito, dapat medyo malayo siya dun sa edge. Ayan guys, so magko-custom na lang tayo ng parang lock dito ng button since nakabit na naman natin yung string. Custom na lang tayo ng lock dito. So gagawin natin siya made of our glue stick. So yung kapirasong string. Ayun na guys, so tapos na yung ating photo album project ng aking baby. So here it is. I hope you guys enjoyed. And ako din personally, I enjoyed. Though medyo, actually nakakapagod siyang gawin pero worth it naman kasi at least nagawan ko na ng photo album yung anak ko. I actually have another video na i-upload sa in couple of days. And on my third video, if you can see these cups, yan.
ang dami kong milk teacups. So these are used milk teacups. So yung brother-in-law ko, yung kapatid ng wife ko, is mer yung mga kapatid niya, yung sister-in-law and brother-in-law ko, meron silang milk tea shop. So basically, meron na kaming supplier ng milk tea. So kami yung isa sa mga ano nila, regular customers. So naisip namin January, why not mag ipon kami ng mga milk tea cups. And then ito yung gagawin nating project for our third video. Iba yung second video natin, malapit na siya, i-upload ko na siya. Pero for this third video or our third content, it has something to do with the season, the Christmas season, though alam niyo naman pandemic, but still we will decorate and create something special out of this milk tea cups. So yun guys, so wrap up na tayo. So I hope you learned something from this project, and hopefully panoorin niyo pa rin yung mga susunod kong mga videos. Take care guys. Salamat.